Kaugnay niyan, plano namang sampahan ang kaso ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga individual na may pakana ng umano'y paninira sa kanya at sa Komisyon ng Halalan. Lunes ng umaga ay natanggap na nga ni Garcia ang sinasabing Bahamas Papers na naglilista ng mga bank accounts kung saan tumanggap umano siya ng suhol mula sa isang South Korean firm. Pero agad ipinasinungalingan ni Garcia ang mga dokumento na anya ay iisa ang font, walang logo ng mga bangko at wala rin daw pirma ng sinuman. Ngayong araw din ay ipinakita ni Garcia ang certifications mula sa Land Bank at Metro Bank na nagsasabing non-existent ang mga nakalistang bank account. Walang pangalang binabanggit si Garcia kung sino ang kanyang kakasuhan. Pero matatanda ang nag-ugat ang issue ng akusahan ni Sagip Representative Rodante Marcoleta, ang isang COMELEC official na tumanggap umano ng panunukol. Notification ito pag nagkataon. You are trying to falsify these documents to make it appear na ito ang nilalaman at ito ay makatotohanan, samantalang hindi naman. Alam nyo, pinakamaganda nga yung may kaso. Bakit? Para nasasagot sa proper forum. Ang hirap nung walang kaso sa social media katitirahin. O kaya yung pamamarita, marites, chismis, misinformation, disinformation.